Okay, so problem number one, you are in a long distance relationship with your boyfriend who is in Japan, which is located exactly at a longitude of 135 degrees east. If the time in your boyfriend's watch is 7 a.m. Greenwich Mean Time, what is the time in your Omega watch if you are located 60 degrees west of your boyfriend's house? Okay, so kailangan lang natin kumpitin dito yung difference in time, no? So, based on location, so let's say ito yung ano globe. Okay, tapos let's say ito yung 0 degrees longitude. Ito na may equator. So, sabi, yung ano daw, yung Japan ay nasa 135 degrees east. So, let's say ito yun. Exaggerate na lang natin. So 135 degrees to the east, no? And then you are located 60 degrees west of the boyfriend's house. So ibig sabihin nasa kaliwa ka. So let's say ito 'yon. Okay? Tapos yung location mo is 60 degrees, no? Okay? Na nasa left. Or nasa west. Okay? So, ang tinatanong sa atin, ano daw yung time dito? No? Okay? So, to solve that, dito, kailangan mo lang maisip na sa isang araw, merong 24 hours. So, meaning, the longitude should divide, no? Yung 24 hours equally, no? And, di ba, sa isang buong ikot naman, we have 360 degrees. Okay? So, ibig sabihin, how do we put this? Ibig sabihin, the change in the time per degree can be calculated, no? Kumbaga, we can calculate yung change in hours per degree, no, of longitude. And that is simply 24 hours sa isang araw, okay? Divided by, we have also 360 degrees no, sa isang buong araw. Okay, and that will give us over 360. That will give us 1 over 15, or if you want it in decimal, ayan. No? Pero 1 over 15 na lang, so ibig sabihin, for every 1 hour, we have 15 degrees. No? So, ibig sabihin, sa kada 15 degree na difference pala sa mundo, merong 1 hour difference. Okay? So, meaning, kung meron tayong 60 degrees na pagitan nilang dalawa, na meron tayong 60 degrees na pagitan, all we have to do is to multiply this by 60 degrees to determine kung ilang oras yung pagitan din nila. No? Let's call that R difference. No? That is 1 R per 15 degrees multiplied by 60 degrees. Okay, and this gives us 4 R's. Okay, and because they have a time difference of 4 R's, no? So, ang tanong ngayon, anong gagawin ko sa 4 R's na to? Idadagdag ko ba o ibabawas? No? Ima-minus ko ba yan sa 7? Or ia-add ko sa 7. So, ang tanong dito, sino ba ang mauuna yung time? Okay, di ba laging nauuna yung time from the east? No? So, laging yung east yung umpisa. Kumbaga, kung ito yung north, south, east, west. Okay, di ba yung araw natin, laging dito galing, no? Laging dito, lagi yung ano, araw natin nag-uumpisa. Sa east, tapos papunta siya doon. Okay? And as we can see, ibig sabihin, itong time na nandito sa 135 degrees, advance ito, no? Okay?
So, ibig sabihin, yung nandito na time should be delayed, no? Okay? So, ibig sabihin, yung oras nung nasa yung oras, eto kasing 7 o'clock sa ano to, sa Japan. Na? So, 7 o'clock. So, ibig sabihin, yung oras mo should be less than 7 a.m. Na kumbaga mas maaga pa. Okay? Kumbaga hindi pa sumisikat yung araw sa iyo, no? So ibig sabihin your time would be 7 a.m. minus 4 hours. Okay? And that gives us 3 a.m. Okay, and that would be our answer. Letter. Okay. Okay.